our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Sige na, dito na tayo, JB. Ah, sa kaibigan natin. Pinaparukan nila sa... Oh, andali. Pakinggan natin to, ha. Kaibigan ko to, eh. Ah, sige, tuloy. Kung pinaparukan nila si Inay Sara sa confidential fund. Tama lang naman! Sabihin mo kay Inday, o Inday, paano mo pinastos yung confidential? Dahil, ano ba, masama, di ba? May masama! may masama. Sige, tuloy muna natin to, ha, sweet scent. Kailangan mag-accounting ni Inday, eh, nag-accounting si Inday. Na itigay sa COA. Oh, sige, paliwanag nyo. Wala namang findings sa COA na ninakaw ni Inday. Anong sinabi mo, walang findings? Tingnan mo, may kukontra sa iyo dyan. May kukontra. Wala ako. Hindi ka na nakapagsalita. May kumontra na. Sige, tuloy. Ang sabi na nila, dahil daw 11 days ginastos. Binago na yung ano. Binago na yung sinabi. Dahil daw ano, hindi nakapagsalita, mayroong ano dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days kagastos eh? Ayan na. Tingnan nyo, ang galing nila magpaliwanag, ha? Pakinggan ninyo to, ha? Marilit TV. Ibinigay ng Office of the President. Binigay daw ng Office of the President yung ano, pera. Ang pera, December 19. December 19. Sige. Sa sa gobyerno ko, kailangan ang budget na ibinigay sa iyo ay kailangan mong gastusin bago matapos ang taon. Tama naman. Kailangan gastusin. Gastusin daw. Kailangan maubos mo 'yung sa proyekto na naaayon. Ha? Sa kung ano 'yung departamento mo at meron lang nakalaan 'yan kung saan dapat gastusin. Na hindi maipaliwanag ngayon ni Sara kung saan ginastos hanggang sa ano? Naging tree planting na. Okay? Sige, tuloy. Yan ang hindi nila sinasabi sa taong bayan dahil gusto nilang lokohin ang taong bayan. Hindi! Kayo nanloloko! Wait! Ulitin ko dito, ha? Gastos. Paano hindi 11 days na gastos eh? Wala ko. Ayan na. Kinontra ka na nga eh. Dito. Kowa na ninakaw ni Inday. Wala ko. Ang sabi na tila. Meron! Meron nga eh! Kaya sinasabi ko, sino kayo nanloloko? Tuloy. Meron mo, kasama mo na mismo dyan eh. Hindi sang-ayon sa sinasabi mo. Sige, tuloy. Dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days kagastos eh? Ibinigay ng Office of the President ang pera December 19. Sa gobyerno ko, kailangan ang budget na ibinigay sa iyo ay kailangan mo gastusin bago matapos ang taon. Tama naman yun. Kailangan mo gastusin. Pero hindi niya sinabi na pwede namang ibalik yung pera pag hindi niya naubos. Gets nyo, mga kababayan? Pwede namang ibalik yung pera kasi. Bakit mo, Sara, minadali, naubusin? May lawet. Sino? Agoy. Pwede namang ibalik kasi. Diba? Bakit hindi binalik ni Sara? Bakit? Kasalanan pa pala ni PBBM. Ganun nga yung gusto nilang gawin. Ito pa isa bago tayo pumunta dun sa ano. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang humamon kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy na magpakita na. Dagdag pa ng Pangulo, walang masama kung may gustong maglabas ng pabuya para sa ika-aaresto ng pastor. Tama naman. Ayan, tignan mo, di ba? May magandang resulta. Diba? May magandang resulta. May nahuli Yun lang pala Susunod yan. Sige, buloy na. Sige, tuloy.
Ah, Ninong, sa December ha? Alin ba? Eskito pala mo. Okay, tuloy. Para po sa detalye na sa frontline ng balita niyan, si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang naging pahayag ng Pangulo tungkol kay Kipuloy? Ruth, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkwestiyon ng kampo ni Apollo Kibuloy sa pagtanggap ng gobyerno ng tulong mula sa mga pribadong individual para mabuo ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Giit kamakaila ni Atty. Ferdinand Topacio, legal counsel ni Kibuloy, sa pondo dapat ng gobyerno kinukuha ang bounty. Dapat din daw isiwalat ng DILG kung sino ang nagbigay ng pabuya. Hindi na kailangan! Kailangan pa sabihin, oh. Kailangan pa ba ipaliwanag? Walang dapat ipaliwanag, kayo ang dapat nagpapaliwanag. Bakit ang kailangan Pangulo magpaliwanag sa inyo? Ang gawin ninyo, sumunod daw kayo sa batas. Sabi ni Pangulo, di ba? Di ba? Hindi nga kayo kasi sumusunod eh. Sundin nyo lang ang batas, wala naman ang pag-uusapan. Pwede nyo naman ipagtanggol ang sarili ninyo. Bakit di nyo ipagtanggol ang sarili nyo sa korte? Di ba? Importante raw kasing malaman kung ano ang agenda nito sa paglabas ng reward money laban sa pastor. Pero sa panayam ng media kanina, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang problema sa pagtulong ng mga pribadong individual na mahanap ang isang pugante. Correct! Oo! Oh. Magtakala kayo kung sino nagturo. O, oh, diba? Kasi 1 million yung pabuya. Meron ako dito 1 million bigla eh. Oo, oh, 1 million to. Diba? Nasa akin na yung pabuya. Nasa akin yung pabuya. Sorry ah. Sa akin binigay pabuya eh. Sorry, Frederick, hindi. Ako yung ano, ako yung pinabuyaan. Ano yan? Ako yung napabuyan. Naloko na. Ha? Ako yung naka-reward. Oo. Oo. Ako yung may reward. Ganon, nakuha ko na. Oo, ano? Gusto ko si Kibuloy para 10 million. Ganon. O, next natin si Kibuloy. Dali. Babasahin ko muna sa Bolang Kristal, ha? Nasaan si Kibuloy? Oh, dahan-dahan lang. Oh, konti-konti lang kasi 14 million gusto ko mauna muna kayong makaano, di ba? Makapagturo. Si Kibuloy, nasa dingding lang. Si Kibuloy, nasa dingding lang. Oo. Ha? Eh, alam niyo yung mga sikretong mga lagusan eh. Oo. And let lang naman ni Kibuloy para madali lang itago yan sa mga ano, ano. Ha? Anong balato? Uy, maghanap din kayo. Inuna kong hanapin sila bago yung sarili ko. Huwag nyo muna hanapin yung sarili nyo. Unahin nyo silang hanapin din. Para pare-pares tayo meron. Sige, talinan natin to. Hamon pa ng Pangulo kay Kibuloy, magpakita ka na lang. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is ano gawin 20 million? Gawin nilang 50 million. Bukas na bukas tuturo ko na. Naloko na. Bukas na bukas. Hindi ko naman alam kung nasaan. Ayon lang yan sa Bolang Kristal. Sweden, ano? Oh, babasahin ko muna sa aking Bolang Kristal mamaya. Oh, pag ginawa na nilang 50 million. Si Tom Cruise. Ito si Tom Cruise. Andali. Manong! Sabihin mo dun sa nagbigay, gawin 20 million, ha? He's a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Correct. Dapat lang. Hoy! Kayo, kaysa salita, kayo na salita dyan. O, ate. O, yung friend natin, si Sas, Roque, o, sa mga iba pa.
Oh, dali nyo na lang sa korte si Kiboloy, eh harap ninyo sa korte. Kasi walang silbi yung mga sinasabi nyo. Yung mga ginagawa nyo na yan, imbis na makatulong kay Kiboloy, lalong nagpapalubog. Diba? Lalong nagpapalubog kay Kiboloy, sama nyo na si Digong. Diba? Oh, sige. Ruth, sinabi yan ng Pangulo matapos pangunahan ang impounding process ceremony sa Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal nitong umaga. Sabi pa ng Pangulo kay Kiboloy ay sumunod na lamang sa batas imbes na questionin ang gobyerno sa pagpapatupad lamang ng batas. Correct! Yun na nga, sinabi natin ng nakaraan eh. Sundin nyo yung batas kaysa questionin nyo yung batas. Anak ng pating na yan, okay, Kiboloy? O kami, nananawagan para sa katahimikan ng pangkalatan. Kung mahal ninyo yung taga-suportan yung mga bobot, tangat mang mga mangmang, ay isama nyo na. O lahat ito kaninang mga pinresenta namin, abay sumuko na ho kayo. O harapin nyo na sa korte kung ano man yung ano, kung ano man yung mga pinaparatang sa inyo. O di tapos na, di ba? Yun lang naman eh. Eh bakit pa kailangan marami pang madamay? Bakit kailangan pang questionin niyo yung batas? Bakit kailangan pang kailangan pang idamay niyo si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Sa mga bagay na kayo lang naman ang tumirik ang mata. Ano ba kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagtirik ng mata ninyo sa mga amoy palmolib? Di ba? May kinalaman bang pangulo doon? Kasama niyo ba? Parang hindi naman. Wala namang kinalaman ng Pangulo. Dinadamay ninyo. Oh. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Boss Mike. Severa!